Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-lifestyle. Once again, Marky Lifestyle nagbabalik. So for today's video, pag-uusapan natin kung totoo ba talaga yung warrant of arrest at kung kailan ito pwedeng maihain sa atin at mapakukulong ba tayo. So ngayon, for the meantime, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe. At i-hit na rin yung notification bell sa gayon ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially dun sa mga problema sa OLA or online lending application. Dahil bibigyan po natin ng ideas, solution kung paano i-handle ang ganitong klaseng problema. So ngayon, simulan natin. So, mga ka-lifestyle, sa aking pag-ikot-ikot sa social media about dun sa mga problema sa online lending application, especially yung mga nakakatanggap daw ng warrant of arrest, makukulong ba sila? So, lilinawin ko lang mga ka-lifestyle para to dun sa mga may nakatanggap ng ganyang klaseng pamamaraan ng mga lenders. Lilinawin ko lang po, yung warrant of arrest po mga ka-lifestyle ay hindi po tayo makakatanggap ng ganyang klase warrant of arrest dahil lang po sa hindi po tayo nakabayad sa online lending application, okay? Isipin niyo po to mga ka-lifestyle, ang online lending application po is illegal. So, kailan ba tayo makakatanggap ng warrant of arrest ng sa mga online lending application? Ganito po yan mga ka-lifestyle, papaliwanan ko po. May dalawang klase po ng kaso na pwedeng ihain sa atin. Halimbawa, ang falsification at saka yung falsification at saka yung estafa. So, sa pamamagitan ng ganung kaso, pwede po ihain sa atin yun. Pero, papaliwanag ko isa-isa. Pero, hindi po tayo makukulong o mabibigyan ng warrant of arrest kung hindi tayo nakabayad sa mga ating loan apps. So, mabibigyan lang po tayo ng warrant of arrest kung estafa at saka falsification yung na nalabag po natin. Example po mga ka-lifestyle, falsification. Pag sinabi pong falsification mga ka-lifestyle, ay yung pong namimeki po tayo ng mga dokumento. Halimbawa na lang po, ID, birth certificate, certification, NBI. So, pag nalaman po ng online lending application na peke po yung submit po natin, pwede po silang magkaso sa atin ng falsification. Yun ay kung peke po ang ating mga dokumento na send po natin sa kanila. So, pwede po tayong makasuhan ng falsification ng mga online lending application. Pero, pwede po tayong masendan po ng warrant of arrest sa pamamagitan ng falsification. Kasi, namake po tayo ng dokumento. Okay? Malinaw po ba? So, kung hindi tayo nakabayad po tayo nakabayad sa mga lenders or online lending application, hindi po tayo nila mahainan ng warrant of arrest o sa NBI. Malabo po talaga yan kung hindi tayo nakabayad. Kasi wala po, maliban na lang kung yun na nga, namake po tayo, pwede po tayong kasuhan ng falsification. Pangalawa, mga ka-lifestyle, estafa. Okay? Pwede po tayong kasuhan ng online lending application kung gumamit po tayo ng ibang identity. Halimbawa na po, nagtatrabaho po tayo sa gobyerno. Halimbawa, sa DOLE, yung mga pag-ibig, lahat-lahat. Tapos, nalaman po ng online lending application na hindi po totoo na doon tayo nagtatrabaho. So, pinahiram po tayo ng pera dahil nga doon tayo nagtatrabaho. So, matatawag po yan na estafa mga lifestyle. So, pwede po ang mga online lending application maghain ng ganitong kaso para sa atin. So, pwede po sila pumunta sa FBI kasi yun na nga, namiki tayo ng
ating trabaho. So dun pa lang po pwede po silang magkaso sa atin, mga ka-lifestyle. Ito pong sa falsification at saka estapa, pinag-aralan ko pong mabuti kung paano at kailan po pwedeng maihain ito. So yun po yung mga posibleng paraan ng mga online lending application para po makakaso po sa atin. Pero pag hindi po tayo nakabayad sa mga online lending application, malabo po talaga na magkaroon po tayo ng warrant of arrest. Yun po yung lagi nating tandaan, mga ka-lifestyle. Sa lahat po ng nakakatanggap ng warrant of arrest, sigurado po ako, peki po yan. Huwag po kayo maniniwala dahil hindi po totoo yan. Falsification at saka estapa lang po talaga yung nakakatanggap. At yung falsification at saka estapa po, dadampo po yan sa korte. So matagal pa po yan. So ito na lang po yung tandaan lagi natin, mga ka-lifestyle. Huwag po tayo maniniwala sa mga ganyan klaseng strategy, yung warrant of arrest, kasi malabo po talaga tayo magka-warrant of arrest kung hindi naman pacification at saka estapa yung kaso natin. Hindi lang tayo nakabayad sa mga online lending application, hindi po tayo magka-warrant of arrest. Sa lahat po ng mga nagtatag sa akin or nagko-comment about sa warrant of arrest, nilinawin po lang po, mga kalabsa, hindi po yan totoo, huwag po kayo maniniwala dyan. Marami po pong pagdadaanan na proseso ang warrant of arrest. So hindi po tayo makukulong sa small claim lang talaga, mga ka-lifestyle. Okay? Yan po yung ating laging tandaan, kasi marami po talagang nagtatanong at natatakot kasi nasendan po sila ng warrant of arrest. Meron ba namang warrant of arrest na ipapadala sa email, sa messenger? So wala po talaga. Kahit papel pa po yan ma-receive natin, mga ka-lifestyle, galing sa barangay, wag na wag po kayong maniniwala kasi gawa-gawa lang po talaga nila. And maliban na lang, mga ka-lifestyle, yung sinabi ko na estapa at saka falsification, kung ginagawa nyo yan, posible po talaga na makasuhan kayo or mabigyan kayo ng warrant of arrest. Okay, mga ka-lifestyle. So sana nalinaw ko yung about sa warrant of arrest, mga ka-lifestyle. So sana sa lahat na may mga problema sa online lending application, tatagal na po natin ang ating puso, dahil gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi, gagawa ng paraan ng mga agent, lahat po ng strategy gagawin po nila para makakolekta ng utang, dahil yun po talaga yung mga trabaho nila. So sana po kalma lang tayo, relax lang po tayo, huwag po tayo madidepress. Wala po talaga nakukulong sa utang, at saka lahat po ng online lending application is legal. Okay? Yung nilalagay nilang address sa online lending application is gawa-gawa lang po nila kasi in terms of kana, I mean, yung hahanapin na ng NBI ang kanilang patient din na pumulokate. So doon pa lang po talaga may nilalabag na po silang batas. Okay? So sana sa mga basher ko or mga subscriber, sana wag po kayong magsawang sumuporta sa ating channel. At sana po wag po natin skip yung konting video, nang sa gayon naman makatulong po sa ating revenue kahit papano. Maraming salamat. God bless ating lahat. So sana wag po tayo magsawang sumuporta, mga ka-lifestyle. Yun lang. God bless ating lahat.